maraming salamat po, lalong-lalo na po sa mga nakakapanood ng video ito. Maraming salamat po dahil binigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo para tingnan ang napakagandang opportunity. Dalawa lang po pag-uusapan mo natin. Una, pag-uusapan mo natin magandang produkto. Pangalawa, pag-uusapan natin magandang negosyo. Pero siguro mas maganda pag-usapan muna natin yung magandang produkto. Dahil naniniwala po ako, pag maganda ang produkto, maganda ang negosyo. Pag maganda ang negosyo, maganda ang produkto. Ang maganda po dito sa product ng pag-uusapan natin, ang involved health. Kung tatanungin ko po kayo, maganda bang negosyong health? Kung iisipin mo, magandang negosyong health. Pero at the back of your mind, hindi ka sigurado kung magandang health. Sige, tingnan natin. Kung tatanungin ko po kayo, importante ba sa tawang health? O sobrang importante? Alam mo kung bakit ko tinanong yan? Simple. Pag tinanggal ko ang tao, may health. Pag tinanggal ko naman ang health, may tao. Ngayon, uulitin ko, importante ba sa tawang health? O sobrang importante? Kung sobrang importante sa tao ang health, anong ibig sabihin? Nagiging importante na rin sa tao ang business mo. Dahil ang business mo, health. Since tao po pag-uusapan mo natin, naniniwala po ba kayo na ang tao may katawan? Oo naman. Kung tatanungin ko po kayo, importante ba sa tao ang katawan? O sobrang importante? Kung sobrang importante sa tao ang katawan, what if mapabayaan ng tao ang katawan? So ano nangyayari? Nagkakasakit. Pag nagkakasakit ang tao, anong ginagawa? Nagpapadoktor, nagpapacheck up, nagpapagamot. Kung nagpapagamot ang tao, anong binibili? Siyempre, gamot. Ang gamot, gastos hindi. Siyempre, gastos. Pag hindi mo ginastosan, anong mangyayari sa sakit? Siyempre, lalala. Pag lumala ang sakit, anong mangyayari sa katawan? Siyempre, manghihina. Pag nanghina ang katawan, akala ng iba, katawan lang ang nagkakaproblema. Pero hindi na lang, apektado ang trabaho. Pag apektado ang trabaho, apektado ang kita. Pag apektado ang kita, ang pinaka naapektuhan sa lahat, yung pamilya. Ang pinaka malupit na naapektuhan pa sa tao, yung pangarap mo. Sabi daw nila, madali raw kitain ng pera pag masipag at matyaga. Opo, tama po, madaling kitain ng pera basta masipag, matyaga. Pero ito naman sasabihin ko sa'yo, the moment na magkasakit ka, madali rin ubusin ng sakit ang pera mo. Lagi ko po ito sinasabi, anin mo ang limpak-limpak mong salapi kung punong-puno ka naman ng sakit. At ang pinakamahirap po dyan, wala na ngang pera, mahirap na nga, may sakit pa. Yun ang masakit. Since present ang sakit, ano ngayon ang gagawin mo para hindi magkasakit? Simple, wala ka ng choice. Uulitin ko, wala ka ng choice. Kailangan mo nang uminom ng food supplement. Alam kong bakit? Marami ng kumpanya ng tayo. Marami ng pharmaceutical ng tayo. At hindi naman nila i-inventoin ang mga produktong yan kung hindi kailangan. Bakit? Kasi kailangan mo na talaga. Ngayon, pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, food supplement? Gastos yan eh! Opo, gastos nga ang food supplement. Pero ito naman sasabihin ko sa'yo, di bali nang gumastos ako, at least healthy naman ako. Bakit? Pag nakakasakit ka ba, ano bang ininom mo? Di ba gamot? O tanong, gastos hindi. Di ba gastos? Kung ikaw tatanungin ko, anong gusto mo? Gumagastos ka na healthy ka? O gumagastos ka may sakit ka? Paras ng gastos. Ang malupit mo niyan, every time na gumagastos ka, may sakit ka pa. Komportable ang katawan? Siyempre hindi. Sabihin na natin gumagastos ka dito. At least, healthy ka naman. Ang pinakamaganda sa lahat. Bukod sa healthy ka na, business mo pa. Dahil business mo, kumikita ka pa. Ang pinakamaganda sa lahat. Bukod sa healthy ka na, kumikita ka pa. Bukod sa kumikita ka na, healthy ka pa. Ano ngayon ang pakiramdam na bukod sa healthy at kumikita ka na, nakakatulong ka pa? Maganda o napakaganda? O sige, pag-usapan naman natin yung magandang negosyo. Maaring nagustuhan mo yung product, maaring bibili ka ng product. Pero ito yung totoo, gagawin mo kayong negosyo. Kasi bakit? Pag business ang pinag-uusapan, hindi naman kasi lahat ng tao business-oriented. Marami ng tao is career-oriented. Alam mo kung bakit? Marami kasing tao na pagdating sa business, ang dami niyang perspective. Ano mo isa sa mga perspective ng tao pagdating sa negosyo? Una, wala akong pera. Pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, wala naman akong pera. Kanina, nung pinapanood mong video nito, wala kang problema. Pero ngayon, may problema ka na. Ano? Pera. Pangalawa, ang maaaring problema mo, wala akong time. Pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, okay yung negosyo, kaso nga lang wala akong time. Walang kaso, pero mayroong mas worse. Wala ka nang time, wala ka pang pera. Pangatlo, maaaring itong problema mo. Teka lang Anthony, okay yung business, kaso nga lang hindi ko yan alam. Hindi ko yan hilig, hindi ko yan linya. Ew. Pero ito yung totoo. Marami naman tao sa labas na ginagawa niya yung linya niya, ginagawa niya yung hilig niya. Pero tanong, kamusta ang buhay? Sabihin na natin, hindi mo ito hilig. Sabihin na natin, hindi mo rito hindi niya. Pero ito sasabihin ko, kung ito naman ang magpapabago ng buhay mo, bakit hindi mo siya linyahin?
Pang-apat, maaaring ito isa sa mga problema mo. Teka lang, Anthony. Okay ang business. Kaso nga lang, risky yan. Naku, malulugi lang ako. Ang pinakamalupit, hindi mo pa tinatayo yung negosyo mo. Piling mo, lugi ka na. Ang matindi niyan, ano malulugi sa'yo? Eh, di ba sabi mo, wala kang pera? Eto tanong, kung problema mo ang pera, problema mo ang oras, problema mo dahil wala kang alam, kasi iniisip mo baka malugi ka, ito sasabihin ko. Hindi lang naman ito ang una o pangalawang pagkakataon na pwede kang ma-involve sa business. Kung yan ang problema mo, bakit? Pagdating kaya ng panahon, yan pa rin kayo problema mo. Pag-usapan po natin ang life cycle. Naniniwala ka bang may life cycle? Oo naman, importante po ang life cycle. Kasi po, hindi po magiging balanse ang mundo pag walang life cycle. Isa sa mga dinadaanan ng tao na life cycle, yung pag-aaral. Kung ikaw magkakanak o magkakaanak pa lang, pag-aaralin hindi. Siyempre, pag-aaralin. Kawawa naman yung bata pag hindi natuto, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Pagkatapos mag-aaral, anong susunod? Siyempre, gagraduate. Pagkatapos kumagraduate, anong susunod? Siyempre, magtatrabaho. Pero pansinin mo to. Pero po mga tao hindi nakapag-aaral, hindi nakagraduate, pero nagtatrabaho. Bakit? Isa sa mga life cycle po na dinadaan ng tao, kailangan po magtrabaho. Etong tanong, gusto niyo po ba habang buhay nagtatrabaho? Siyempre, hindi. Gustuin niyo man po magtrabaho ng 60 to 65 years old, wala na po kayong choice. Ang sasabihin ng boss mo, you're out. Bakit? Anong tawag ko doon? Retire. Pag kayo po ba nag-retire, may pera wala? Siyempre, meron. Anong tawag mo doon? Retirement fee. Dahil ikaw ay nag-retire, ang trabaho, tuloy tigil. Siyempre, tigil. Pag tigil ang trabaho, ang sweldo, tuloy tigil. Siyempre, tigil. Dahil tigil ang trabaho, tigil ang sweldo, ang gastos, tuloy tigil. Siyempre, tuloy. Dahil tuloy ang gastos, ang retirement fee na pinaghirapan mo, maubos hindi. Siyempre, pwedeng maubos. Para hindi maubos ang perang pinaghirapan mo, anong gagawin mo? Maaaring nag-iisip mo ngayon kung ikaw nakakapanood ng video nito. Maaaring siguradong naiisip mo ngayon, business. Ito tanong. Kung papasok ka ngayon sa business para hindi maubos ang pera mo, teka lang, akala ko ba kanina iniisip mo, teka lang Anthony, wala akong pera kasi mamumulan ako dyan. Pero sabihin ko, kung iniisip mo kanina, wala kang puhunan, mamumunan ka kasi, eh di ba ganun din dito, mamumunan ka rin? Di ba sabi mo kanina, wala akong time? Kung iniisip mo na wala kang oras, bakit? Pagtungto mo ng 60, 65, may oras ka ba ba? Sabi mo kanina, wala kang alam. Pero tanong, bakit pagtungto mo ng 60, may alam ka? Buong buhay mo nagtrabaho, hindi ng business. Dahil wala kang alam sa business, anong mangyayari sa pera mo? Siyempre, mauubos. Anong sense, nagtrabaho mo ng buong buhay mo, papasok ka sa business, dahil wala kang alam sa business, ang perang pinaghirapan mo, mauubos lang. Kaya marami pong mga tao nagre-retire, pumapasok sa business, still broke pa rin. Alam kong bakit? Kasi wala silang alam sa business. Kung ikaw na nakakapanood ng video nito, huwag po kayo mag-alala. Kasi bakit? Later pa naman yan. Pero kung tatanungin kita, kung papasok ka lang naman pala sa business, anong gusto mo? Ngayon? O later? Alam mo kung bakit ngayon? Simple. Pag ngayon mo ba inaral ang business, ngayon ka nag-decision mag-business, ngayon mo ginawa ang business, ngayon mo matutunan? Yes. Ngayon ka rin kikita? Yes. Pero pag later ka nag-decision mag-business, later mo ginawa ang mag-business, later kang pumasok mag-business, later mo inaral ang business, later mo matutunan? Yes. Later ka rin kikita? Yes. Kung papasok ka sa business, anong gusto mo? Ngayon o later? O sige Anthony, nagustuhan ko yung magandang negosyo. Nagustuhan ko rin yung magandang produkto. Pero itong tanong, paano ko siya upisan? Anong gagawin ko? Paano ako magiging membro ng AIM Global? Galito po kasi yan. Una po, kailangan niyo pong bumili ng global package. Tanong, magkano naman ang global package? Ang global package po ay 7,980 pesos. Pero teka lang Anthony, mukhang yata ang laki. Opo, malaki po siya kung gastos. Malaki din po siya kung wala kang pera. Pero teka lang, kung negosyo ang pag-uusapan natin, 7,980, malaki o maliit? Alam niyo po, sobrang liit lang po niyan. Maaari pong malaki po ang 7,980 pesos kung hindi mo makikita yung value ng pera mo. So, kung gusto ko po mangyari, ipakita ko po sa inyo kung anong value ng 7,980 pesos mo. Una, magkakaroon ka ng product na worth 6,000 pesos. Pangalawa, magkakaroon po kayo ng insurance. Meron po kami tinatawag na personal accident insurance na 200,000, unprovoked murder and assault na 50,000 pesos, 10,000 pesos medical reimbursement. Hindi lang yan, meron pa kami tinatawag na burial assistance na 10,000 pesos. Pangatlo, magkakaroon ka pa ng discount from 25% up to 50%.
lifetime discount. Pang-apat, magkakaroon ka naman ng business kit, brochure, CD na kung saan magagamit mo sa pagninegosyo mo. Pang-lima, magkakaroon po kayo ng tinatawag ho naming free medical checkup. CBC, urinalysis, pecalysis, chest X-ray, dental, lahat ng yan kasama po doon sa pre-medical checkup. Pang-ani, magkakaroon po kayo ng ATM, BDO at China Trust. I suggest po, kung ikaw ngayon ay nasa abroad, mas maganda pong kunin ninyo ang China Trust. Alam niyo kung bakit? This is an international debit card na kung saan po, eh mawi-withdraw ninyo ang pera ninyo na kahit saang bansa. Kung hindi naman po kayo mag-abroad, pwede po kayong kumuha ng BDO. At hindi lang yan, pang-pito, magkakaroon po kayo ng tinatawag ho naming web page. So ano pong advantage ng web page ho natin? Magkakaroon ho kayo ng DTC, Distributor Tracking Center, na kung saan mamomonitor nyo lahat ng transaction na nangyayari po sa business ninyo. At hindi lang yan, ang pinakamaganda, yung pang-8. Meron po kami tinatawag na scholarship program. So ibig sabihin, pag naging member ka ng AIM Global, automatic bibigyan ho namin kayo ng scholarship certificate. So ang maganda po doon sa scholarship po natin, transferable. Ibig sabihin, kung ikaw yung member, siya hindi member, kahit hindi mo kakilala, pwede niyo po itong i-transfer. At hindi lang po yan. Ang maganda po sa scholarship po natin, ito po ay wala pong expiration. Kung ngayon ka ng member, bukas o bukas makalawa o 2 to 3 years from now, saka mo palang ginamit yung scholarship po namin o yung certificate po namin, hindi po siya may expire. Pwede nyo pa rin siyang gamitin. Ang maganda po dun sa scholar certificate po namin, wala po tayong quota. No hidden agenda. Na pag yung bata po in-enroll mo na, hindi po kayo obligado na gawin yung negosyo. Nasa senyo na lang po kung gagawin yung negosyo, hindi. Basta yung anak nyo po, tuloy-tuloy po yan sa pag-aaral. So wala po tayong hidden agenda, no quota. Kahit hindi po kayo bumili ng product, kahit hindi po kayo mag-imbita ng tao, o kahit hindi nyo po ito gawin. No obligation, no commitment. No hidden agenda. Yan po yung kabuuan ng global package ho natin doon sa perang binitawan mo na 7,980 pesos. Ang tanong, maganda po ba o napakaganda? Sulit o sulit na sulit? Okay, sige, ganito Anthony. Nagustuhan ko yung magandang negosyo. Nagustuhan ko rin yung magandang produkto. Sige, mag-join na ako. Eto tanong, kung ako pa papasok na ngayon, gagawin ko na yung negosyo, paano naman ako kikita? Ganito po yan. Una, kikita po kayo sa tinatawag naming retailing. Sa retailing naman po, from 25% up to 50%, kikita ka. Kung hilig mong magbenta, aba, bagay na bagay ka dito. Kung hindi ka naman mahilig magbenta, wala din pong kaso. Pangalawa, eto po maganda. Meron po kami tinatawag na binary income. Sa binary income, dalawa pwede nyo pong pagkakitaan. Una, pwede po kayong kumita sa tinatawag namin direct referral bonus. Magkano direct referral bonus? 500 pesos. At pangalawa, pwede naman kayo kumita sa tinatawag namin match sales bonus o madalas ang tawag ho namin dyan, pairing bonus. Magkano naman ang pairing bonus? 1,500 pesos. O sige Anthony, mukhang maganda yung binary income na yan. Paano ka pa kikita yung direct referral bonus na 500 at paano ko naman kikitain yung pairing bonus na 1,500? Okay, ganito po yan. Pag sinabi pong binary, dalawa po yan. It's either ilalagay mo sa kanan o ilalagay mo sa kaliwa. Ang trabaho mo, mag-imbita. Pag ikaw ngayon nag-imbita, at yung inimbita mo ay bumili ng global package, sabi na natin, dalawa yung inimbitan mo. Yung isa, inimbitan mo, nilagay mo sa kanan. Yung isa naman, inimbitan mo, nilagay mo naman sa kaliwa. Pag bili ni A, automatic, meron kang tinatawag na direct referral. Pag bili naman ni B, automatic, may kikitain ka naman na direct referral na 500 pesos. At hindi lang yan, meron ka pang bonus. Pag may pumasok sa kanan mo, at may pumasok sa kaliwa mo, automatic, magpipair po siya. Magkano pong pairing bonus? 1,500 pesos. Basta ang usapan po, every time may papasok sa kaliwa, every time may papasok sa kanan, automatic po, pairing 1-5. Sa tingin mo ba, si A, meron din bang kaliwa? Meron din kanan? Si B, meron din bang kaliwa? Meron din bang kanan? Sa tingin mo ba, ikaw pa ba ang nag-imbita dun sa inimbita ni A and B? Siyempre, hindi na. Eto maganda. Sa labas, no work, no pay. Pero sa amin, yung taong dilala ni A at ni B, automatic, kikita ka pa rin ng pairing bonus. Magkano pairing bonus? 1,500 pesos. Ibig sabihin, dalawa yung pumasok. Magkano po yun? So, ibig sabihin, kikita ka ng 3,000 pesos. No work, pero with pay. Sa tingin nyo po, pagdating po ng panahon, yung grupo po ni A, dadami? Yung grupo naman ni B, nadami? Oo naman. So tanong, may iiwasan bang lumaki? Siyempre, hindi. Eh what if, Anthony, may pumasok isa?
may pumasok isa, araw-araw. Anong ibig sabihin po niyan? Eh di ibig sabihin, araw-araw po, kikita ka ng 1-5. Eh paano kung kayo po, Anthony? Dahil lumalaki po ang grupo, eh paano kung may pumasok 10 dito? Eh paano kung may pumasok dito 10 dito? Anong ibig sabihin niyan? Eh di 10 po ng 1-5. So magkano yung 10 ng 1-5? Eh di 15,000. Eh paano kung araw-araw yan? Eh di ang ibig sabihin po yan, araw-araw po yan, 15,000, 15,000. Tuloy-tuloy po yan. Ang pinakamaganda niyan, yung 15,000 po ba, malaki maliit? Siyempre, malaki. Pero hindi lang po yan. You have opportunity para kumita ng 24,000 pesos per day. Alam ko medyo nag-iisip ka. Maaring iniisip mo na hindi ka kikita. Pero maaring iniisip mo rin na kikita ka. Pero kung mag-isip ka ng hindi ka kikita, kung mag-iisip ka ng kikita ka, parang ang ginawa mo, nag-isip ka pa rin. Pero kung mag-iisip ka lang naman, mas maganda lang pong nag-iisip ka, nakikita ka, kaysa naman nag-iisip na hindi ka kikita. Ito po masasabi ko sa inyo. Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay, dapat may baguhin ka. Pero pag wala kang binago, walang mababago. Ang tanong, gusto mo ba ng pagbabago sa buhay? Siyempre, oo. Ang tanong, kailan mo uumpisa ng pagbabago? So guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless and to God be the glory. See you the top. Thank you.